Sub sa inyo mga buddy! Sa video ito ay pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga trip ko sa ADV o yung mga likes sa loob ng isang taon. So ang una kong nagustuhan kay ADV 160 ay yung Superb Shox. Nung una, nung pagkabili ko dito, na-disappoint pa nga ako nun eh. Kasi nung binili ko to sa may QC sa West Ave, edi na-expect ko agad masarap, malambot, parang swabe, parang dinuduyan. Kaso hindi. Habang pauwi na ako dito sa Bulacan, habang dinadrive ko, kakapad yan ito, ang tagtag naman na higa. Yun, na-disappoint ako nun. Tapos naisip ko, hindi kaya baka matigas na yung gulong. Eh yun, nagpagas na ako at the same time nagpahangin na rin. Pagka-check ko ng gulong, yung may digital meter sila yung sa kadalasan sa mga Petron eh. Napakatigas pala, kaya pala ganun. Eh di binawasan ko, sinunod king standard. Kaso, ganun pa rin. Pero habang tumatagal, habang tumataas yung audio ng motor, ginagamit ko ng ginagamit, yun, sumasarap yung play ng shocks. Kumbaga parang binibreakin mo rin muna siya. Tapos legit na parang tumutunaw siya ng lubak talaga kapag yung gulong mas malambot. Kumbaga minus 3 sa standard. Yung halimbawa, 29 yung standard sa front. Gagawin ko 26. Sa rear naman, 33. Gagawin kong 30. Tapos kapag angkas ko yung asawa ko, dun talaga mas nararamdaman ko. Sobrang sarap. Halos parang wala ka nang mararamdaman. Lalo kapag kasama rin namin yung anak namin sa harap. Feeling ko sobrang stable ng motor. Sobrang feeling balance talaga. Ang sarap i-drive kapag ganun. Pero kapag walang mag-isa, since magaan niya rin ako, matagtag talaga yun lang. Tsaka additional information lang pala guys, yung pagbabawas ng PSI sa gulong ay parang hindi rin recommended. Kaya rin talaga siguro naglagay ng standard PSI yung mga manufacturers tulad ng Honda. Kasi based sa research, tsaka sa pagbabasa-basa ko na rin sa comments sa mga groups, kapag laging mas mababa daw yung PSI mo kaysa sa standard ng motor mo, it's either mapupudpud agad or magkakakrak yung gulong, which is dangerous para sa ating mga user. At isa pang dahilan, yung pagkalakas din sa pagkonsumo ng gas. Kaya para sa akin, ang sinusunod ko, standard na lang talaga. 29 front, 33 sa rear. Second na nagustuhan ko sa ADV 160 ay yung handling. Grabe, para kang nakaupo sa sofa. Sobrang smooth i-drive, lalo kapag nasanay ka na yung kapag tumagal na, ganun. Ito nga, tulad na itong experience ko, 1 year na. Sa mga nagbabalak po dyan bumili, sa mga nagtatanong kung kamusta ba para sa mga beginner. Ako kasi guys, nung share ko lang, nung bumili ako na ito, parang beginner din ako sa mga 150cc plus up eh. Kasi ang mga nadadrive ko lang, Click, Mio, MXI, basta mga scooter lang, mga ganung klase lang, yung magagaan, Beat. Tapos first time kong bumili ng ganitong displacement na CC, although nakapag-drive na rin ako ng PCX na tropa ko. Pero ito talaga yung sabi ko na first experience ko na makapag-drive ng malayo kasi taga Bulacan ako, tapos sa QC ko pa ito binili sa West Ave. Pag uwi ko ng Bulacan, yun, sobrang smooth talaga. Kahit beginner ka, kayang-kaya mo i-drive. Ang kakapain mo lang yung syempre yung space, yung sa singit-singit. Pero since gabi naman kami bumili, hindi naman ako nahirapan sa traffic. Ang isa pang mag-a-adjust ka lang yung sa high. Para-paraan na lang kapag stoplight na, yun, aabante ka, tapos tukod mo yung paa mo. Nung una, nung hindi pa ako gaano sanay, dalawang papa tinutukod ko, pero ngayon, isa na lang. Awa ng Diyos, di pa rin naman ako sumisimpla. Kaya sa mga nagtatanong kung beginner friendly ba ang ADV 160, 100% walang problema. 5'4 nga pala ako mga buddy, para sa mga tulad kong hindi katangkaran, recommended ko to para sa atin. Next ay yung windshield. ADV 160 ata ang only scooter na may adjustable windshield para sa mga kapantayan niyang motor. Pakicorrect na lang ako guys kasi hindi na rin ako updated. Hindi naman big deal to, pero diba at least nakakatawa pa rin kahit paano yung effort ni Honda. Next ay yung screen panel. Nakakatawa rin yung screen panel kasi diba parang kang may tablet sa harap na maliit. Tapos nandun na lahat, nandun na, wala ka nang itong titingnan, nandun na. Dagdag ko na rin yung RPM gauge na ba yun, yung tawag dun. Pag nagre-rev ka, nakita mo yung revolution per minute ng motor mo. At dagdag ko rin guys, maganda yung RPM na ito kasi sabay sa throttle kapag pinipiga mo yung throttle, yun, sabay yung galaw niya. Ipinsan kasi ako, ang sabi niya, yung sa ADV 150 daw, parang delay yung pagkalabas sa throttle pag pinipiga. Next ay yung button ng screen. Yung iba, baka hindi trip to, pero ako kasi trip ko siya eh. Na may parang joystick, parang laruan lang, batang 90s dyan, shoutout. Next na trip ko ay yung side pocket niya. Yung side pocket niya kasi may built-in na na-cover. Yung sa tropa ko kasi na naka-NMAX, wala siyang cover, yung bulsa niya. Sa ADV at least paano, kahit kapano, hindi ka na magdadagdag ng bibili pa ng accessories, yung pang cover, tapos dagdag cost pa yung labor. Para sa mga hindi nga pala guys nakakaalam, kasi nakakita ako sa Facebook sa mga group, nagpapabutas pa sila para may madaanan yung wire. May built-in pong butas yon sa bandang baba, pakisilip nyo lang. May nabasa rin ako, ayaw nila noon kaya nagpabutas sila kasi daw nayuyupi kapag yung gamit mo hindi flat cord. Pero natry ko naman, hindi naman siya nayuyupi, basta i-fix nyo lang ng sakto.
yun lang, dagdag information lang para sa mga nagbabalak bumili or sa mga owner na meron na kaso hindi pa rin alam yung ganong feature na ADV. Next ay yung gas opener. Di rin to big deal, pero sadyang natutuwa lang ako. Syempre, galing tayo sa small cc na motor. Nakakatawa pagka-open mo po. Uy, swabe yung taas. And then may lalagyanan na rin pala siya nung cap. Mas maka-premium lang para sa akin. Next ay yung compartment. 30 liters ata ang capacity nito kung hindi ako nagkakamali. Madaming pwedeng ilagay, oo. Swabe talaga. Parang kumbaga kung galing ka saklik, talagang malaki na to. Kaso kung gagamitin mo pang grocery, kung marami ka talagang bibilihin, mag-additional ka na lang yung top box para mas sulit talaga swabe na marami kang madadala. Yung ground clearance din niya. So yun nung una nga, nahihirapan tayo kasi medyo problema natin yung taas dahil sa height nating 6'4 minus 12 inches. Pero ngayon nagustuhan ko na siya kasi dahil din sa lubak dito sa amin, kumbaga safe na safe din yung makina sa ilalim. Next na nagustuhan ko sa ADV natin ay yung gulong. Hindi siya madulas eh, kahit na yung bagong labas ko sa kasa. Naalala ko nun, sakto pagka-uwi namin, nabinyagan agad yung ADV, umulan. So saglit lang naman, silong kami saglit, tapos bakbak na ulit, pauwi. May kasama ako nun, may kasabay ako, mga bandang hanggang Valenzuela, sabi nila. Ingat ka sa pag-uwi kasi bago yan, madulas. Pero nung pauwi na, hindi naman talaga, hindi, kahit medyo bumibilis na ako, hindi siya madulas tulad ng in-expect ko. Pero syempre, sa mga bibili dyan, doble ingat pa rin kahit machamba kayo umuulan. Huwag masyadong kampante. Next naman ay yung center stand. Pag sina-center stand mo siya, magaan siya, yun, hindi siya mabigat. Tulad nung sa ibang motor, parang mas mabigat pa yung lumang niyo ng biyanan ko pag sina-center stand. Ewan ko kung ganun din sa ibang brand. Sa NMAX, sa PCX, sa Aerox, sa PRV, hindi ko alam. Kasi since galing nga lang ako sa small displacement CC. Ito, alam ko maraming nag-aabang dito para sa mga nagbabalak o nagpaplanong bumili ng ADV 160. Kamusta daw ba yung power, yung top speed, yung lakas? Guys, hindi kayo magsisisi, malakas talaga. Malakas yung arangkada, yung pag-overtake ka, lalo na pag mag-isa ka kayang-kaya. Ang problema lang, para sa akin, yung mid. Parang pag nasa mid na siya, hindi mo na mararamdaman yung hatak niya, yung torque niya. Pero, huwag yung pagkakamalian. Lumalakas pa rin, tumataas. Feeling ko nga dito, parang silent killer eh. Lalo kapag tama lang yung throttle mo, yung hindi mo agad ibibigay ng isang biglaang throttle. Ang top speed ko dito, 124 na try ko sa bypass. Pero disclaimer lang guys, hindi tayo nagtutulin lagi. Talagang as a motorcycle enthusiast, talagang minsan gusto mo lang malaman kung ano yung lakas ng motor mo, kung hanggang saan yung limit. Pero make sure natin na yung maluwag talaga, yung wala kang ibang o wala kang madaming makakasabay sa kalsada. Yun, dito nga sa amin sa bypass, na try ko siya. Hindi biglaang throttle eh, kumbaga dahan-dahan yung arangkada, ramdam mo. Tapos yun nga, yung sa mid, parang wala eh, hindi mo siya mararamdaman. Pero pag tumingin ka sa panel, magugulat ka, nag-80 ka na, 90, 100 na pala, parang ganun-ganun lang. Kaya nabansagan ko to na parang silent killer kasi magugulat ka, umakataw na, 100 ka na, chill-chill ka pa rin. Parang hindi mo mararamdaman yung makina na galit na galit na. Tapos yun, ang napansin ko rin, malakas siya dumulo eh. Lalo pag nagka-momentum, dumudulo talaga. Yun lang naman ang experience ko guys, kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit dumami na yung ADV 160 user kahit dito sa amin, marami nang naka-ADV. Nung time ng ADV 150, wala akong makikita sa daan, wala akong nakita kahit isa talaga. Meron lang ang alam ko yung parang pulis dito sa amin, sa lugar namin. Nagbablog siya yun, yung ADV 150 gamit niya, tapos yung pinsan ko yun lang. Pero ngayon sa Facebook, marami na akong parang Facebook friends na bumili. Sa kalsada rin, ang dami kong nakasalubong naka-ADV 160. Pero guys, for clarification lang, kung gusto nyo itest yung lakas ng mga motor nyo, for curiosity lang, as a motorcycle enthusiast, mag-try kayo sa tulad yan, sa bypass, sa mga hindi residential area. Sa amin kasi medyo ano pa to eh, yung bypass wala pa halos bahay sa mga paligid. Please iwasan natin magiging kamote. May mga pamilya tayong naghihintay sa bahay natin, huwag tayong kamote, huwag tayong magpakakamote, huwag sana tayong maaksidente, at hindi rin sana tayong makaaksidente sa iba. Kapag nasa kalsada, be humble, triple ingat kung kaya. Be defensive driver, huwag mag-iisipin na, hindi yan, kaya mo yan, yan ito, ganyan. Palitan natin yung ganung mindset. Pag aalis tayo, manalangin tayo, bago umalis, pakiingatan tayo. Kapag nakauwi tayo, mag-pray din tayo na nakauwi tayong buo, na maluwalhati, ganun. Pwede sana kung pag na-aksidente tayo, patay agad eh. Kumbaga, pagpapalibing na lang kasi kasuyo ng pamilya mo eh. Paano kung baldado ka muna, di ba? Sa ayaw at sa gusto mo, sa ayaw at sa gusto ng pamilya mo, sabihin man nila yun, sa hindi. Habang buhay ka ng burden, ayun ang realidad. Kapag na-aksidente tayo, naputulan tayong paa, kamay, kung ano pa man. May alam ako, naputulan ng tuwod, pababa, ng binti. Ayun, sa isang pagkakamali lang. Diba, tatay pa naman siya, father de pamilya, inaasahan ng pamilya. Sa isang pagkakamali lang, ayun. Kaya sana guys, sa mga kapwa ko riders dyan, ingatin sa kasada. Ride safe.
Next na nagusto ko kay ADV 160 ay yung tipid sa gasolina kapag chill ride, yung talagang sasadyain mo na hanggang 70 ka lang, 60 to 70, pinakamabilis na yung 80, tapos yung throttle control mo, hindi ka waswas. Yun, na-try ko yun. Pero yung kapag normal ride ko kasi, na-try ko talagang average na pinakamataas, 39 lang. Hindi ko alam kung bakit, sa iba kasi nakaka 42, 43. Pero nung tinry ko to sa bypass guys, paulit, pabalik-balik ako sa bypass, siguro naka 30 kilometers ako nun, ang layo ng tinakbo ko pabalik-balik. Tapos ang takbo ko lang 55 to 65, ganun lang. Abot to ng halos 50, ganun, 50, baka nga 51 pa. Hindi ko lang na-video nung mga panahon na yun eh, pero sobrang tipid talaga kapag ganun yung takbuhan mo, kapag siguro magagamit mo yung ganun kapag long ride. Kaya yun, sulit din talaga. 160cc, may power, pero kayang umipid na parang 125cc kung gusto mo lang din. Turtle hobby. Yun, stick talaga Honda pag sa usapang fuel efficient engine. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa ADV 160 ay yung brake lever. Yung safety measures ba? Safety usapan. Unlike sa ibang brand, right or left mo pigayin, okay lang eh. Kumbaga may hawak kang sa kaliwa mong kamay. Kung paano kami, may pang-brake mo ng lever, ipang-start mo, go, gagawa mo. Kaso, ginawa nga yun para sa safety measures. Kumbaga, minimake sure ng Honda na nakahawak yung both mong kamay sa manibela. Yung left, yung pangpiga mo ng brakes, para naman magamit mo yung pag-start sa kanan. Alam niyo yun, parang little things, pero safety measures nga eh. Para sa akin, additional points yun, kumbaga sa papugian, additional pogi points. Mga simpleng bagay tulad ng side stand, mga ganun. HSTC, ABS, basta lahat ng safety measures. Hindi lang din naman sa Honda, syempre pati sa ibang brand, Yamaha, Suzuki, Kimco, at mga iba pang brand. Next ay yung point of view. Ang ganda nung, alam niyo, parang barakong macho yung sa bandang tank pad. Tsaka yung handlebar, yung parang Bruce and Bruce yung datingan. Pag sumasakay ako sa motor ko, parang feeling ko macho-macho ko, hindi naman. Yung sa, napansin ko kasi yung sa ADV 150, parang medyo pa-straight siya, yung medyo payatignan. Dito sa 160, in-improve nila yun, na parang, alam niyo, parang sa torso natin, yung sa gilid, yung palikpik, yun, parang macho din. Tsaka overall na point of view, talagang ang sarap, ang ganda sa paningin. Pero, mas maganda pa rin natin yung sa PSX, parang sasakyan talaga. Pinaka-last, but not the least, ay yung looks. Inuli ko to kasi, para sa akin yung looks, hindi ano yan eh, yung pinakamaganda, ito yung pinakamaganda, ito yung pinakapogi. Hindi ganun eh. Ang looks para sa akin, kanya-kanyang trip yan eh. Pwedeng sa akin, trip yung ADV, napakaganda sa paningin ko. Pwedeng sa'yo, pangit naman yun. Mukhang anong kalaban ng Autobots, mukhang Decepticon, mukhang Trabida, mukhang masungit. Pwedeng sa inyo, maganda yung ibang ito, maganda o classy, kahit ano, ang term nila, timeless. Ang looks para sa akin, kanya-kanya tayong trip, kaya kung trip mo yung design ng ADV, kung trip mo yung design ng ganitong motor, yun, subjective yan. Kumbaga, ika nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Yun lang guys, salamat sa mga nanonood, sa mga nagbabalak bumili ng ADV 160. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Kung may budget kayo, bilhin nyo na. Hindi kayo magsisisi. Hanggang dito na lang mga buddy. Kung may gusto kang idagdag, comment, suggestion, at kung ano-ano pa, kung may magsusunod kayong itakel sa next nating video, pakicomment lang sa baba. Paki-like na rin tong video at mag-subscribe ka na rin. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod nating videos. God willing, kaya nito. Bye-bye!